Hello po, isang magandang araw. For today's video, eto, samahan niyo ako mag-boneless. Eto talaga ang una kong ginagawa sa araw-araw, lalo na talaga pag may bangus. Syempre, kailangan muna natin itong ma-boneless para maibilad, saka pa lang ito mailuluto. Dahil kailangan siyang mailuto bago dumating yung mga kukuha ng mga may order. Pagdating kasi ng alas dos, nag-uumpisa na silang magdatingan. Naku, tatlo lang naman yung tindero ko na kumukuha ng bangus. Kaya nga lang, ang bawat order ng isa sa kanila ay 10 o kaya isang dosena. Kaya naman talagang dapat eh medyo mabilis ka na sa pagbo-boneless para naman matapos mo agad ang 30 piraso sa ilang oras. Tara, tayo'y mag-boneless. Itong size na ibo-boneless natin ngayon ay nasa kalahating kilo ang isa. Halos ganitong size ang araw-araw na ginagawa ko. Siyempre, titimbangin ko muna ito saka ko po presyohan. Pero itong isda na ito ay 115 ang isa. Una, hinihiwaan ko talaga ang bangus. Para naman pag hinila ko, eh hindi sumama ang laman. Siyempre, pag hiniwaan mo yan, huwag masyadong madiin. At baka naman mahiwa ang isda. Gumagamit din ako dyan ng gunting. Siyempre, hindi din madiin ang pagtusok mo ng gunting. Basta mahiwa mo lang yan. Kasi talagang nandyan ang mga tinik na napakarami dyan sa mga buntot at saka sa may ulo. Ang mga bangus namin ay binibili pa namin talaga sa nabotas. Medyo mahal pa talaga ngayon ang bangus. Pero pag sa amin ka bibili ng bangus, 195 ngayon ang kilo sa amin. Pero libre na ang patapa nun. At kung ipapa-boneless mo pa, eh magbabayad ka lang ng 10 pesos para sa isang bangus. Una nating tatanggalin eh syempre yung mga tinik na yan na nasa ibabaw. Madaling-madali mo lang yan matatanggal dahil pagka inanom mo naman ang kamay mo, eh makakapa mo naman kung nasaan pa yung mga tinik. Yan ang pinakamadaling matanggal. Pero syempre, aalalayan mo din ang kamay mo ng mga daliri mo. Kasi kapag hinila mo naman yan ng forceps, may tendency pa rin na sumama dyan ang laman. Kaya naman, ayan o, inaalalayan ko talaga. Yung mga nakikita mong tinik, eh pagtatanggalin mo na. Mas madali yan kasi kitang-kita mo na talaga yung mga yan. May mga tinik din ang bangus na akala mo pagkahilaw, eh tinik siya. Kagaya niyan, yung sa mga gitna na yan, yan lang na tinatanggal ko ang nagiging tinik kapag ka naluto. Pero yung pagka sa baba na niyan, eh malalambot na lang yon, hindi na siya talaga tinik. Kaya yan lang ang kinukuha ko, yan bandang taas niyan. Pero yung iba, hindi nila tinatanggal, kaya lang ako talagang kapag ka tinik, itatanggalin ko talaga. At dito natin uumpisahan, dito sa matinik talaga na mga buntot. Siyempre, hiniwaan ko na yan kanina ng gunting, pero mas papakita ko sa inyo na pwede mo rin siyang hiwaan ng kutsilyo para mas kitang-kita mo yung mga tinik. Totally, hindi naman talaga siya maraming tinik. Kaya nga lang, eh dikit na dikit yung mga tinik niya. Kaya pagka hindi mo ganyan na ito, eh masisira ang laman kapag ka hinila mo lang siya ng forceps. Pero pag sanay ka na, kahit hindi mo to hiwaan, makukuha mo talaga. May sumasamang mga laman, tingnan nyo naman kung gano'ng kakonti lang. Ang talaga lang dyan maraming kang makukuhang mga laman, e dun sa may bandang ulo, saka sa may bandang buntot. Dahil nga, sa dikit na dikit talaga yung mga tinik dun sa laman. Pero kung sanay na sanay ka na, e konti lang talaga ang masasamang mga laman. Di ba't napaka-satisfying pagka unti-unti mong natatanggal yung mga tinik para kang nag-o-opera? Pag hindi ka pa talaga masyadong sanay, gawin mo itong ginagawa ko na itutusok mo yung forceps tapos iikutin. Ayan, para mas sigurado ka na hindi sasama yung mga laman. Siguraduhin mo lang talaga na naiipit mo talagang maigi yung forceps habang iniikot mo para maiwan yung mga laman. Para naman pag hinila mo, mga tinik na lang ang lalabas. Nakakatuwa pag gaganito ang nakikita mo, walang sumasamang laman. Kaya nga lang, hindi naman talaga ito madaling matutunan. Sobrang dami ko nga lang bangus na napagpraktisan bago ko talaga ito natutunan. Ang maganda nga lang sa amin talaga dati, eh talagang may bangus palagi. At talaga nga namang hindi nagsawa si mama at si papa mag-ulam ng bangus araw-araw. Pero alam ko talaga minsan si papa nauumay na sa bangus araw-araw ang ulam. Hindi talaga kasi ako tumigil hanggat hindi ko talaga siya na-perfect. Wala pa kasi nun masyado talaga dito nagbo-boneless ng bangus. Meron daw nagtuturo sa TESDA, kaya lang 1.5. Kaya naman talagang pinag-aralan ko. Ayan, pagkatapos mo nang ma-boneless yan, eh syempre itap-tap mo lang yung mga laman para naman bumalik siya sa dati niyang pwesto. At syempre, kagaya sa kabila, dun ka lang din mag-stroke ng iyong forceps. Kagaya nito sa gitna, eto lang ang kukunin mo. Etong mga tinik lang na medyo matitigas. Pero pagka sa bandang baba na niyan, eh hindi na yan matigas.
hindi na siya nagiging tinik kapag naluto. Laging ang palatandaan ko lang dyan kung ano yung binonlesan ko sa kabilang side ng bangus, yun din ang kukuhaan ko sa kabila. At dahil nahiwaan na natin yung mga buntot niyan kanina, mas madali nating makuha ang mga tinik niyan. Tapos hindi pa siya masisira. Huwag kang mag-alala kung may mga sumama dyan ng mga laman. Dahil talagang sasama siya, dahil talagang kita mo kung na nakadikit talaga siya sa laman, saka medyo nakadikit na din siya talaga dun sa balat niya. Pero huwag ka mag-alala, konti lang yun. Isa pa, dito pa sa may ulo, dito talaga kahit papano may makukuha ka kahit konting mga laman. May sasama at sasama talaga yan, basta dito sa may ulo at sa may buntot. Pero kagaya ng sinabi ko, konti lang yun. Nakikita nyo naman na puros tinik na lang yung nakukuha natin. Pag meron ka lang talagang gustong bagay, eh talaga naman pagpraktisan mo. Wala naman talagang nakukuha agad. Ang pagbubunlis naman na skills, pwedeng-pwede mong pag-aralan talaga. Kaya nga, pagka may gusto ka, huwag ka agad susuko. Pagka nakita mo na parang durug-durug na yung isda mo, ay naku po, ganyan din ako nung umpisa. Halos tinatawanan na nga ako. Dahil halos humiwalay talaga ang laman. Pero kung napanghinaan ako ng loob noon, ay naku talaga namang hindi ko na to tinuloy. Kaya nga lang talagang gustong-gusto kong matutunan. Kaya naman talagang nagpapasalamat ako ng marami. Kasi nagkaroon ako ng trabaho. Kahit nandito lang ako sa bahay, nababantayan ko pa rin ang aking mga anak. Dati, gustong-gusto ko lang talagang matuto. Pero ngayon, eh napagkakakitaan ko na. Kung iisipin mo, naku, pagbubonless lang yan ng bangus. Pero napakalaking tulong nito sa aming pamilya. Yun lang po. Thank you for watching.